Good morning po mga kapudi, nandito na po ulit tayo sa bahay Kubo. Update ko po kayo. Yan, nandito na po sila Katong uli. At ikakabit na po nila yung linya ng kuryente doon sa kontador po na nasa harapan po ng aming bahay. At ito po yung isa, yan, nagkakayas po siya ng mga kawayan para po doon sa gagawing pansamantalang tukod ng ating kuryente. Yung linya ng kuryente, papasok dito at saka ayan. Ayan po yung mga kawayan nakakayasin niya. Ayan, medyo, ayan po, ang ating panahon ay makulimlim na medyo may araw. So, ayan, bumili na po ako ng dalawang box ng ating, ano? Ano pa tawag doon sa dalawang box na yun? Wire. Oo nga, wire. So, dalawang box po na ganito yung binili ko. Wire. Ayan mga kapudi, itutok kong ganito na ilaw. Ayan. Ay. Ayan. Isang set po pala talaga siya. Ayan. Nakaiba po niya dito sa flat lang at walang bahay ay mayroon siyang ganito parang flip. Na pag ipinasok po natin sa kisaming ganito. Ito yung sisilbing lock niya para hindi siya mahuno. Nakawit sa loob. So, ito, pwede rin naman lagyan dito. Ayan, bibili na lang po siguro ng pinaka-clip na ganito. Ayan. Kung may mabibili. Oo, yung clip na ganyan, ano? Alam ko, wala akong nabibiling clip na ganyan. Buo kasi. Buo, ano, parang isang set na siya, ano. Complete talaga, flat. So, ayan, si Raymond po. Sabado na po siya talaga gagawa. At may linya ng kuryente o may kuryente na power supply para po kailangan po niya na ano ng grinder para po sa pagkakabit ng tile. So 1, 2, 3, 4. Ano ba? So yun mga kapudi, naghukay po sila ng pagtatayuan ng poste. Kahit tapang nawasis po. Ala, medyo malalim. Naku, huwag nyo isisirain yung halaman na yan. Mapapa-away tayo. Tapos. Ha? Saan? Ay, papa, alam, may rito po eh. Tubo ka ba? Baka moon yan. Iniwasan ko lang yung nawasan, baka tamaan. Oo nga. Pansimento natin. Hindi. Hindi si simentohin yan. Pansamantala lang naman yan eh. Kaya nagka-poste dyan, lilipat mo. Pag nagka-poste yung nawasan dyan, pwede na makisabit doon. Kailangan lang maganda yung bakot para hindi magalaw.
So ayan, dito po ilalagay yung pangalawang ano ba, poste ng kuryente. Nawit bila mo dyan. Sa sulok mo kasi umpisa, sa sulok. Yun oh, susulukan mo. Yan, diba? Pag sa gitna ka nagsimula, mahirap yan. Ganyan kasi ako ng construction worker ako noong araw eh. Oo. Oo daw. Nakakain na ba kayong goto? So ayan mga kapudi, muyo muna po ako ng bahay at ako ay magkakape pa muna po at hindi pa tayo nag-aagahan. So ayan, balik ano na naman po ako, diet no. Isang linggo na po ako mahigit hindi nagra-rice. So ayan, ano lang po, paulam-ulam lang yan, papapak-papak. So hopefully after 2 weeks or 1 month ay may changes. At ito po, may pakikita po ako sa inyo. So ayan, may nahuli po si kuyang mga ganyan. Uok po ang tawag yata dyan. So yan po yung nagiging salagubang po ba? Paglaki, yan. Hindi ko po sure kung iyon nga. Pero ito po ay nahuli niya doon sa mga ano po, supot-supot na... Ano po ba 'yun? Yung mga naka-impake po na ipa na pinagpunlaan ng mushroom po ng tita ko. So nagkaroon po siya ng punlaan ng mushroom doon po sa bodega po niya sa likod. So tapos na po siya mag-harvest kaya ngayon ay ayan, pinalinis po niya. Ayan po yung mga nakita. Ewan ko lang po kung meron pa. So sabi po nila iyan ay ibinibiyay. Sabi parang pinadudumi muna or pinasusuka pero I think pinadudumi po 'yun. Ay, nakita niyo yung mga itim. So, yan po yung mga kinain nila. Yun po yun siguro mga ano, mga ipa-ipa. Yan, o kusot. So, yan. So, siguro po, i-vlog natin kung ano, kung iluluto na. So, sa for the meantime po, ay hayaan po muna natin sila makadumi ng mga nakain po nila. So, yan po mga kaputi. Pinabaklas na po nila yung linya na kuryente ng aking kutador. Padiretso na po yan sa tindahan. Ay, sa... Yan, mula sa tindahan, padiretso na po sa kubo. So medyo mahaba-haba rin po, dalawang box po ng wire yung aking binili. 10 po ang size. So ayan, lalagyan po nila ng kulay orange para po suporta ng kung sakali po mabalatan yung linya ng kuryente ay safe pa rin po. Inaakitan ko pagka mangunguha po ako ng abukado. Yan, wala na pong bunga. Meron pa isa dyan eh. Kaya lang, hinahanap ko nga po kanina bago ako mag-video ngayon ay nakuha na daw po ni Kuya pinamigay kahit mura pa. So yan, sa nagko-comment po na masyado silang maraming gumagawa. Yan, hindi po bayad yung dalawa dyan. Tumutulong lang po sila dahil kaibigan po nila yung dalawa. At saka family friend po namin yung ano. Ayan po si Kuya Gabak. Ayan, family friend. Ayan, hindi po siya bayad. Landa kayo, baka makuryente kayo. Yeso na naman po ni nanay ay dito na sa ilalim kasi po umakyat po si kuya dyan sa taas madalas dahil mga ng chiko at saka mga abukado. So ayan, update po pala tayo dito sa mga dragon fruit. Ayan, napakaraming bunga ng dragon fruit pero medyo maliliit po.
po siguro ngayon ng dragon po. Meron dito, ano, yung bulaklak, ayan o. Meron na siyang kulay, parang may hinog na. Kita flexible. Yes. Hindi ka flexible na aba. Hindi yan. So yan doon na tinali sa may puno. Supporter ko. Yan naman po ay pansamantala lang po. Yan. Dinaw ko po na pansamantala lang po yan kasi po ay inaabang po namin yan, line na yan, dahil yung water district ay maglalagay din po ng linya ng kuryente. At alam naman po natin na pagka ganung malaking kumpanya, malaki po yung poste nun. So doon na po kami makikikawit ng kuryente kung sakali po maglagay na ng linya ng kuryente ang water district. Bumili kami ng second hand na yero. Ayan, because po ni Ding Dong. Ayan, ang second hand na yero po yung gagawin po natin bakuran dito po sa, doon po sa kabilang lupa namin doon. Kasi ngayon po, paano po sana ni Mister ay doon sa kabila na yon isugay yung mga kambing sa kabila po ng fishpan na yun, kasi sayang po yung bakanting lote doon, maluwang din po kasi laki din po ng fishpan na to. Ito yung nandun po sa side na yon. So babakuran po muna pansamantala ng ating binaklas na yero na second hand na namin bili po sa hardware. So, ayan po. Bakit nagasak yung aking ano dito? Nagasak na po yung ating pananim na ano. So, ayan, magpapalit tanim naman po tayo. Palipasin lang po muna natin yung mga ilang araw ng bulan. Yan yung breaker. Ay, sa breaker yan, no? So, ito na po yung sa breaker ng, ano, ng tangke na tubig. Sa, ano ba tawag doon? Jetmatic. Ayan, dito ko na po pinalagay sa loob. Dapat po dito sana sa labas. Kaya lang, mauulan lang po siya. So, dito na lang po sa loob natin ilagay. May sobra pang lawanit ay mali plywood. Ayan. Wala na po pala kaya bumili po kami ng dalawa pa kasabay ng wire na kuryente o wire na kuryente pa para po ilagay dun sa bigilid po. So ayan mga kapudi, nakasabit na yung ating mga ilaw, diba? Yan ang gusto ni Mamita. Ayan, mabe-very good tayo dito ngayon kay Mamita. Mamita, ayan o. Meron palang nabibiling ganyan yung gaya na sabi ko sa'yo na bahay. So, yung sa CR, di na natin papalitan. Tsaka na lang yun. Pag sakaling napundi na. After 3 years siguro. Matagal napundi yan eh, ano? Oo. So, ayan. Hindi na masusugo sa ulo. So, ayan. Pinapalitan ko na kasi po, nagpabili ko ng 5 ba pinabili ko sa'yo ngayon? 5? 5. So, nagpabili pa ako kay katong ng 5 doon po sa Candaba, Pampanga. Mas mura po kasi doon ng yung po kasing ilaw na nabibili po dito, ayan, yung binili ko po dito na ganito. 280 dito. 280? Oo. Tapos yung pong Firefly ay 300. Although yung Firefly ay mas mahusay kesa dun sa isang brand. Ito yung brand na, ayan. Ito po. Ito po yung isang brand nung ganun po. So, yung binili ko po na dito sa CR, ito po yung Firefly. 300 po yan. Nabawasan pa kasi. Pinapalit ko nga po dahil ba't ka ako walang bahay na ganun. Wala naman daw po talagang bahay yun. Siguro nga po, yung ganito po yun. Yan. Kaya lang po sa Pampanga po, o Candaba, 155 lang po yung isang ganito na walang bahay.
Sa kanila po, 280. Wala pang bahay, kaya binabalik ko po. Eh, ang option na lang po ay ipalit ng Firefly para ano, may bahay po. So, ayan. Ngayon, pwede naman po iyan na map game plot po pagkadating ng araw na hindi naman po for lifetime yung ating mga ilaw, mapundi. Palit na lang po tayo uli ng ganun na plot. Yan. Pero kung ito mapupundi, ah, papalitan lang dito yung plot, no? Yung bahay, hindi na, no? So, ayan po. Pwede rin naman na yung pinaka... Ha? Isang buwan? Oo. So, ayan po ang update sa... ating bahay kubo. Saturday naman po ay magta-tiles na si Raymond ng ating shower room muna po ang uunahin natin. Pwede nang ikabit yung lababo sa ano po, sa comfort room dahil magkakaroon na po ng linya ng kuryente. So ayan, ilalagyan po nito tong ng ano. Hindi pa maipifix ngayon niya kasi ano, paplatadahan pa. O, paano ba maganda dyan? Ano pa ka namin na to? Kasi pag naulan sa labas yan eh, hindi ba mag-ano yan ano? Baka magkaroon ng short circuit. Yan, pagka sa labas ko po pinalagay. Maganda po yung sinok sa loob. So, ngayon po ay pinaplatadahan na po ni... katong yung pagkakabitad po ng ating ano ko tawag yan? Ha? Circuit breaker. Ayun, yung circuit breaker po ng ating ano, linya na tubig yung ano ba tawag dito? Water pump. At saka ano ba tawag doon? Water pump lang? Jetmatic. Yan. Para po pagka naglatada si Raymond ay hindi na po may iwan circuit breaker kasi po ay ikakawit na po ito ng kapit na naka-fix na po yun. Para po hindi na makasagabal. Isagad mo na hanggang doon sa may gawin ng sesame. Para inis talaga. Oh, doon, no? So, yan mga kapudi. Nakabit na po ni Katong yung isang set natin ng breaker. Ngayon naman po ay yung isang kitchen, no? Yan, yung isang switch natin dito ay nilagyan na po niya. Ito na po niya yung nilagyan po niya kesa po doon sa gilid doon sa ating may kalan. Kasi nga po, iiwasan po natin yung halimbawa sa diklam yung kalan o paman. At least ay nakasafety na po yung saksakan at saka pinakaswitch po ng ating ilaw. Kung magkakaroon tayo ng rice cooker, extension na lang. Ayan. So, yan. Sarap ng hangin, mga kaputi. Mahangin. Pansin nyo yung may backpack na naman ako. Ayan. Backpack ni Dora. Ayan. Galing po kasi kami kanina sa may hardware. Ganyan nga po. Bumili po kami ng ano nga po, yung dalawang kamang wire. Tapos sa ating kilo pa po tsaka yung switch tsaka itong ating plywood. Ano ba pinagkain pa ng lawanit sa plywood? Yung lawanit mas makapal? O mas manipis? Ha? Yung lawanit yung makapal yun? Ha? Hindi, iba yung ano nito, yung parang ano yun eh. Ay yung sigurong pag malinis, tapos yung kabila araw pa. Yung pag nauulan eh, kumakapal lalo. So, yun yung uso nung araw. So, yun pala ang pagkakaiba ng lawanit sa plywood. So, yun. Ngayon ko lang din alam. Nakala ko pagka Tagalog ng plywood ay lawanit. So, tara na. Katong, takalian na muna. Doon na sa bahay. Naset na niya yung isa. Masok tayo sa loob. Pasok po kasi sa ano yan. Ayos na po niya yung ating switch.
diretso doon sa kubo. Sa gilid lang, nakatali po doon sa may ano. Kasi po, yun, biglang nawala nga po yung batsya na puti. Kakataka naman po, kakablog ko lang halimbawa ngayong hapon. Balik po kami na kinabukasan ng umaga, wala na, katulin. Samantalang yung drum na malaki, andyan lang po sa likod ng kubo yun. Yata ditong magic. Yeah. So dito tayo. So ayan na. Linya na ating tubig. Ay, linya na ating tubig. Nakita ko si water district. So ito na yung linya na ating kuryente. Yeah. So nakita niyo po yung may tubig na yan. Lalagyan po yan ng ano, daan na kawayan. Yan po yung pinaka right of way po namin. Actually po yung right of way po namin ay yung nasa bungad na dadaan. Hindi ko nga po alam kung ano nangyari dahil nag-share si nanay ng right of way pero pagdating dito wala kaming daan. So, yan, yan kay sa buko. Yan, dito na i-connect sa buko. So, yan. So, yan po yung linya. Kita nyo po ba? So, mamaya pag uwi, pag lunch time na, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Amin pala yan, sa may, kay ate pala yan siguro. Kasi yung kalahati nito ay right of way sa amin, hindi kalahati lang. Oo nga, oo. Eh hindi, pero ano kasi, ang daan yan, yung kalahati lang. Pero pwede na nga dyan, so ito na yung muhon tala yan. Yan po yung magiging hangganan nung pader nung, lalagyan na kasi na yung pader yan, pader ng water district. Oo nga, ayan, gagawa tayo dyan ng kawayan na daan. So ayan, tinatali po nila muna sa buko. Bagay, pasamantala naman po naman yan. At pagka yung may linya na nga po, ay iaayos na lang po ulit. Talagang naka ano yun, nakasabit na ganon, naka-ekis, para hindi lumundo. Ah, oo nga naman, ayan, galing nga. Saan kayo nakakuha ng block na yan? Yung sinasabitan? Sa'yo. Saan, ito. Haba po pala ng inaapod.
yung doon din po pala kinadaan dito sa gitna ay mahaba din po yung aabutin kasi madiretso naman sa karsada yung linya. Tama lang din dito sa loob. Sabi kong ilaw yung parang sa pampuno ay mga kapis. Merienda. Yan. Tapos so sobra po yung ating ano diyan. While itatap na rin po ni Katong sa breaker ng ating ano water pump or ano nga ba 'yon? Jetmatic ayun. Lagi ko na lang nakakalimutan, Jetmatic. Oh, para daw po pagka yung ipinump na yung poso kasi kailangan po ipump yung poso sa loob. At naisip tsaka yung tangki ng tubig ay kakawit na lang po yung kuryente. Madaling madali na lang po. Kaya sulit na rin po yung pagkakabili natin ng dalawang box na wire. So yan, kinukunik na po nila sa breaker sa taas. So, yan, medyo tumirik pa ng konti yung araw. Kailan mo ba papakukuha niya, pakakabit? Alin? Meron doon nangangabit doon, sila mag-isa, dalawa na lang ni Juan. Nino? Ganap lang isang kebo. Si Michael, tulungan. O, di kahit bukas. Pasonda pa yan eh. Oo, may pasonda ba siya? Oo, pleto yun. Oo, yung siya gumawa. Oo, yung bukas. Kaya nga nasali ka po pa yun to. Diba nag-ipo-ipo dito nung gabi sa inyo ba hindi pa malakas ang ulan? Thank you.
Yung pangkawayan eh, hindi gumagapok habang nauulan. Basta may tibay pa. Ayan, yung sobra po natin ganyan ay magagamit natin para po dun sa wear ng jetmatic. Diyan natin padadaanin para kung magkaroon man ng mabalatan, hindi magkakagroon sa baba. Ano? Hindi ba delikado? Ayan, kailangan ko pa ng isang ganyan. Isa lang. So, ayan, may sobrang isa kami na nabili no, nung naglista sila ngayon. Bibili pa kami ng isa. Saan man lalagay orange dito? Sa loob. Hala, papangit yung pader natin. Hindi, sa loob. Hindi naman nakaplatada sa loob yan eh. Yung pusisil-sil sa loob eh. Ah, sa loob. Tapos? Bubutas na lang ako dito. Palalo. Lang dito. Okay. Sige. Hindi naman mag-iba ito. Oo. Diba? Oo. Kasi yung loob, di ba nakaplatada na? Baka pag nagplatada na, matay pusisil-sil ito. Oo, sige. Oo. Kasi papalatadahan na rin yan. Kaya maganda rin. Siguro kaya hindi rin mapalatadaan pa. Baka talagang kasi nga bubutasan. Pwede naman tapalan ni Raymond yan. So, yun na. O, tapos yan. Tanghalian na muna. Yan po. Pinagsabay na nila yung merienda at tanghalian. Di pa po sila nakapag-merienda kanina dahil nga po busy magkabit ng wire dun sa harapan namin. So, binago po pala nila yung ano, yung kabit ng linya. Hindi na po ikinawit sa... Ganda pa naman ang ano nyo, tali sa puno, ano? Ang ganda pa naman po ng pagkakatali nila sa puno. Pinailalim naman po ni nanay sa bubong. So, pakita ko po sa inyo mamaya pag uwi po doon. So, ayan mga kabuti, hanggang dito na lang po muna ngayon tanghali. At sila po ay magla-lunch na. So, antabayanan nyo po ulit yung susunod ko na video para naman po doon sa paglalagay nila ng kita na dito sa ibaba. Para maliwanag. Tingnan po natin kung ilan yung mag-